Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawaran mo ng natatanging pag-ibig sa banal na ngalan ni Jesus, ang paring si San Bernardino, ang kanyang ulirang pamumuhay ay pagdalangin para sa iyong sambayanan, ay magdulot nawa sa amin ng diwang laging mag-alab sa iyong pagmamahal sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, pinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan, tumindig ang ilan sa mga iskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol, "Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya?" At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, pinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sabi sa kanya, "Lakas mo ang iyong loob. Nagpatutok ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko,
ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, upuan ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin. Dahil sa kanilang pahayag, maging isa nawa silang lahat. Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay mo sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa at sa gayon makikilala ng sanlibutan ang sinugo mo. Sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat iniibig mo ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipapakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay
sumapuso nila. At ako na may sumaka nila ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Senyor. Magsisimula po ako sa santong ito sapagkat itinaguyod niya, ipinalaganap niya ang kabanal-banalang ngalan ni Jesus, Holy Name of Jesus, sa mga letrang IHS. Medyo tatagal ako ng konti. No? Mahalaga sa ating komunidad, tingnan ninyo ang damit ng Senyor sa dambana, nandun ang IHS. Ano ba yun? Kayong mga lay minister, nandun. Nga sa sinusuot nyo, IHS. Latin. Medyo para mabilib kayo. Jesus. Hominum. Salvator. Nako. Basta naglatin na ako. Para nang umiilag na kayo. Tatagalugin ko. IHS. Iligtas. Sa Latin, Jesus. Hominum. Salvator. Sa Tagalog, tinagalog natin, sinali natin. Iligtas Jesus sang katauhan. Iligtas Jesus sang katauhan. At sa nobina ni San Roque na araw-araw, ako po mismo may binabanggit tungkol doon para tayo maligtas sa salot, sa pandemya. At ang mga simbolo sa loob ng ating simbahan, sa stained glass window sa harapan at sa likod ninyo, sa may pintuan, nandun. Pinapaalala sa atin ang IHS. At sa likod ko, purihin, sambahin, dakilain, luwalhatiin ang ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dumako na po ako sa mga pagbasa. Matatapos na po natin ang kwento. Huwebes, Biyernes, Sabado, tapos pala. Huling tatlong araw na lang. Ika nga sa serye. Tatanungin ko kayo. Kasi Katoliko-Romano tayo, no? Katoliko-Romano. Ano ba yun? Nasa Biblia ba yan? Ha? Ngayon, Roma. Romano, galing Roma. Binanggit ba ng Diyos ang katagang Roma? Oo o hindi? Nasa Biblia ba yan? Nasusulat ba yan? Siguro iniintindi ninyo yung mga problema sa buhay, okay lang. Pero ito ha, konting para ipagtanggol natin ng ating pananampalataya. Ito, unang pagbasa natin gawa ng mga apostol. Kasi papatapos na yung kwento, pinapalubag-loob na ng Panginoon si Pablo. Malapit ng mag-alay ng buhay. Alam na niya na, alam mo na, mag-aalay na siya ng buhay. Sino ba gustong mamatay? Ano sabi ni, ito yung Diyos ha, yung Panginoon ha. Kay San Pablo, basa. Kasi medyo kanina ay, alam ko, nagdadasal kayo, marami tayong pinagkakabalan, basa. Para to sa, ano sabi ng Panginoon kay Pablo? Lakasan mo ang iyong loob. Lakasan mo ang iyong loob. Mag-aalay na siya na buhay. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma. Roma. Binibigyan diin ko lang at drama, ha? Mismo, ha? Ang ating Panginoon, ginamit ang katagang Roma.
Ang konteksto nito, Pablo, magpakatatag ka sapagkat magpapatotoo ka tungkol sa akin sa Roma. Kaya tayo yung mga Katolikong Romano. Si Pablo at gayon din si San Pedro nag-alay ng buhay sa Roma. Yun ang kwan. Sa Ebanghelyo naman mga kapatid, kasi si San Juan ito, mahirap kasi malalim si San Juan. Para bang ganito, no? Isipin nyo mga maliliit ko kayong mga anak. Ha? Meron akong regalo bilang tatay. Napakagandang regalo. Alam ko mahal yun. Yung presyo nito, pinagpaguran ko, isweldo ko eh. Ha? Pero kayong mga anak, napakaganda ibibigay ko sa inyo. Pero dahil limitado pa lang yung perspektibo ng bata, hindi alam kung gaano kamahal yun. Hindi pa nabibigang halaga yung gaano kaimportante ito. Ha? Ayun. Yun ang sinasabi ni, yun ang isinasapuso ni, at ito pa, yung huling versikulo, bihirang kataga ito, ha? Para bigyan natin ng apresyasyon. Upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila. Alam mo ba yung ito ha, ang lalim kasi nito eh. Yung Diyos kasi, ibang klase kasi yung Diyos eh. Yung pag-ibig ng Ama kay Jesus ay sumapuso natin. Kasi kahit Pilipino tayo, kahit naintindihan natin ang Tagalog, bihira kasing gamitin yung sumapuso. Kahit na ba yung mga in love sa inyo o kung naniniwala pa kayo doon. Ha? Ito yung regalo at kaloob na iba magmahal ang Diyos. Sumapuso nila. Ha? Tumigil lang tayo. Ha? Kasi kung baka mamatay tayo kung talagang matanto natin. Sobra-sobra. Kung alam mo lang kung gaano kakamahal ng tatay mo, napakagandang regalo, anong bata ka, ha? Para kang may laruan. At ibinigay sa iyo ng tatay mo yung pinakamahal na regalo doon sa tindahan ng mga laruan. Talo pa yun. Yung ibinigay ng Ama kay Jesus, sumapuso sa atin, tumigil muna tayo. Eh kayo, tayo na pinagkakabalan ninyo mga pag-ibig na lumilipas, kumukupas, pansamantala. Eh masigit dito yung alok ng Panginoon. Kaya lang tayo, alam mo naman, katulad ko, ikaw, hindi natin makuhan. Ah, sige po. Tulong ni Maria, ni San Jose, ang mga santong tumutulong tuwing may pandemya. Sa mga huling araw ng panahon ng pagkabuhay, lalo tayong mamangha at tumanaw ng utang na loob sa malaking biyayang ibinibigay sa atin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa sa paghihintay ng Pentecostes. Lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Tugon po natin, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa, at ng ating mga obispo. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo.
Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minahal mo bago pa man itinatag ang sansinukob. Iniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita kay San Bernardino. Ipagkalo mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Bernardino ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkunan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyo pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Lalong-lalo na si Father Arsenio Nalunat, Monsignor Daniel Santa Maria, Monsignor Sabino Benco Jr., kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Bernardino ng Siena, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayaw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ipagkaloob
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa katapatan sa pananampalataya kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang upang sa aming salita at gawa ay mapahayag ang pananampalatayang pinagmalasakitang ipalaganap ni San Bernardino at pinag-alagaan niya ang paglilingkod habang buhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung kayo narito pa sa daigdig, marami ang dumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ni Lubhang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiwas sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiwas sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiwas sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ninyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyong mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nilang mga pangako nila sa binyag na ikaw na ibig at pagliling ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at mahalin ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibinto ka namin, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na.